Sir Dennis muna tayo mga kapamilya, lalo na sa mga beneficiaries po natin ng 4-piece dito sa may South Cotabato at buong Region 12. Kasi balita ho natin, dadagdagan daw po yung mga benefits na matatanggap po ng mga miyembro ng 4-piece. Dito ito sa Region 12. Sir Dennis Domingo, yung PIO po ng DSWD 12. Magandang umaga, Sir Dennis. Ay, dali lang. Kasama buong tsaka sa lahat ng tagapakinig ng Jack Radio. Oo, live kayo ngayon with Bong Kagapi, Sir Dennis. Kumusta, Sir Dennis? Mabuti naman, Sir Bong, and tayo ngayon ay busy ngayon sa implementation ng social welfare and development indicators na assessment tsaka payout ng social pension program at pati na rin sa payout ng unconditional cash transfer back to back, yan lahat, pati ang conduct ng ating listahanan na kung saan yan ang basihan ng lahat ng listahan ng magiging pwedeng pabigyan ng serbisyo para sa Tantawid Pamilyang Pilipino program at iba pang mga programa ng DSWD. As of now, Sir Dennis, ilan yung ano natin, mga beneficiaries natin ng 4-piece dito sa Region 12? Sa 4-piece, meron tayong mga more or less 200,000 beneficiaries ng Tantawid Pamilyang Pilipino program. 200? Marami-rami din pala, ano? Buong Region 12 yan. Pero pagka i-distribute mo siya sa 50 LGUs, siguro mga tag 4,000. For example, kung na tag 4,000. 4,000. Sir Dennis? Yes. Oo, 4,000 ito sa bawat ano beneficiary, tama ako? More or less. Yung iba kasi 3,000, yung iba 2,000, yung iba 5,000. Depende sa incidence of poverty in the locality. Pero most of them, ang mga LGU na mga members po natin ay nagtaasan sila, tumaas. Yan ang expected next year, no, year 2020. Oh, na okay, mula 300. Mula 300 for elementary and high school. Elementary and high school, I think 500, and then senior high 700. And 750 mula 500 for health subsidy ay magiging 750. So all in all, kung narinig naman natin kasamang bong no, na ang instead na pera ang ibibigay na para sa kanilang diretso sa ATM, yung 600 pesos ay 500 bigas ang ibibigay sa kanila. Itong worth na 500 or 600, so bigas ito. Mas maganda nga kasambong, no, kasi at least ang matulungan yung mga rice farmers in our locality na bilhin yung kanilang bigas. Then sino magbibigay nito, sir, nitong mga bigas na ito? DSWD natin, local. DSWD pa rin. Oo, per LGU, municipality yung magiging ano nito, transaction or through barangays? Depende sa arrangement, na wala pa tayong data kung paano siya i-arrange yung pag-purchase ng rice. Pero I think the national government will always find a way paano yan siya ma-purchase at maipadala doon. So, antayin pa natin yung IRR niya or yung implementing rules paano siya i-distribute. At least mas maganda ito. Pero target pa rin ito by 2020, Sir Dennis, no? Maliban actually, pasok na siya sa proposed DAA, General Appropriation Act, budget year 2020. Maliban dito sa rice, balikan ko lamang, may additional cash pa ba para sa kanila? Maliban dito sa rice, parang rice subsidy na 500 to 600, may cash pa na dagdag? Wala na, no. Yun lang. Health subsidy amounting to 750. 750. And then educational subsidy, which is 700.
So mas maganda. So ibig sabihin talaga ma-sustain na to ng mga beneficiary natin yung monthly pala nila. So masasabi natin sa Sir Dennis na sapat na ito para sa mga members ng 4-piece pala kung ganun. Yes, yes, kasamang buong, and also we also expect na sana ma-replace na yung mga na-delist na Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries. Mm-hmm. Dahil nga some of them were already some of them already graduated. Some of them has duplicate names, yung mga dati na mga na-doble yung pangalan, yung nagkaroon ng violation. So may mga na-delist na rin ng mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries. Mm-hmm. And those who were assessed to be still very very poor ay mariretain, and then yung self-sufficient na base sa assessment ng mga ating social workers ay maaring ma-assess na for graduation na sila. Mm-mm. So pag nag-graduate na yung mga nasa listahan na dati, papalitan naman na naman ng bagong beneficiary. Parang ganun mangyari. Pero I think with the passage of the Pantawid Pamilyang Pilipino Program Law or 4-piece law, I think may mga bago and additional. Mm-mm. Ano yun, sir? Yung bagong additional? Mga ilan? Yun yung kasi nasa ano pa tayo ngayon, nasa period of assessing also other potential beneficiaries. So, malalaman natin yan. So, expected natin na mayroong mga pagbabago starting January, ano? Oo, kasama po. Mga period of January, parang ganon. Mm-hmm. Ano pang mga programa ngayon ng DSWD-12 na natin sa Sir Dennis na siyang pinagkakaabalahan no, ng ating ahensya? Back to back, sabi ko nga kanina, yung payout sa unconditional cash transfer and na program, and then also yung para sa, because we will, 200 times 12 noong 2018, 2019 is 300 times 12 months. Mm-hmm. Yun na yung natatanggap natin mga unconditional cash transfer program beneficiary. Wow. And also, payout din ng mga senior citizens na tag 500 per month, pero semestral yung pagbabayad natin sa 3,000 per semester. Nasa maganda ito. Sir, kung titingnan natin dito sa South Cotabato, di ba, yung mga public hospitals natin, halos libre na rin yung mga bayarin dahil yun isa sa mga programa ho ng gobernador ng probinsya ng South Cotabato, Governor Tamayo. Yung DSWD natin para dito sa South Cotabato, meron pa bang assistance na nakalaan para doon sa medications o pangangailangan or assistance ng DSWD para sa mga taga-probinsya? Oo, tuloy-tuloy pa rin naman ang pagbibigay ng assistance para sa mga constituents ng Region 12, ano, because meron ng pondo para sa pondo na inilaan ang ating mga national government para sa karagdagan para sa budget year 2019 ngayong taon. So, kung sino nga po yung mga nagkakasakit or nasa hospital, ay maaaring mag-present ng mga required documents tulad ng statement of account or pre-bill para ma-assess doon sa ating DSWD satellite offices. Ayun. Sa North Cotabato, meron po tayong pwede silang dumiretso doon sa opisina sa Kidapawan. Sa General Santos, nasa Unihub sa malapit sa BIR. And of course, sa mga taga-Sarangani, sa Alabel. Alabel sila. Meron tayong SWAT office dyan where they can present their documents na nagpapatunay na sa hospital sila or namatayan. O kung may bill pa sila sa ordinarya, ay pwede na i-present yun para ma-assess at mabigyan ng tulong ng gobyerno. Ayun, mas maganda. Oo. At least sa ngayon na Sir Dennis, sapat pa naman kung pag-usapan natin yung pundo para doon sa assistance sa mga nangangailangan ho natin until December, no?
Kaya tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay ng DSWD. Mm-mm. Basta ma-assist lang at pupunta sila sa opisina. Ayun, with your time, Sir Dennis, baka may mga gusto pa kayong iparating na impormasyon ho sa mga kapamilya ho natin na hindi pa natin naitanong ho sa inyo. Kasamang buong, ini-inform natin ang lahat ng ating mga mamamayan. Mm-hmm. Yung ang pagbantay nila doon sa gagawing nationwide, this is a nationwide assessment of poor households. Mm-hmm. Ibig sabihin, may mga bibisita na mga enumerators, mga 3,000, almost 3,000, no, na mga 3,000 or 1 to 2,000 na mga employees 1,000 ng DSWD na hired on MOA basis or on contract service. Mm-hmm. Na magsasagawa ng tinatawag nating assessment, no, of poor household through listahanan. So, pero barangay ito. Orientation, kung napansin maraming na-hire ng mga empleyado ngayon ng DSWD, parang contract lang siya until December, I think. Tapos, sila po ay natasa na magbahay-bahay. Currently, ina-orient sila ng kung anong gagawin sa field. And sa mga barangay para i-conduct itong tinatawag nating enumeration or assessment of poor households. Ibig sabihin, patuloy po na magbantay at mag-abang ang ating mga Go ahead, Sir Dennis. Parang naputol, partner. Balikan natin para mahalaga yung anunsyo ni Sir Dennis. More than 1,000 na mga employee na contracted para doon sa pag-assess sa per barangay sa mga poor household. Na sana yung mag-a-assist doon na na-contract ng mga employees na yun, ipiliin naman nila yung talagang poor household. Baka rich household ang mapili. Balikan natin, Sir Dennis. Pasensya, naputol tayo. Sir Dennis, balik tayo. Magandang yung ating mga mamamayan, especially in geographically isolated and depressed areas or GIDA areas. Mm-hmm. Para ma-assess sila. Sila po ay naka-vest at naka-uniform ng DSWD, may DSWD ID. Mm-hmm. Punta sa mga bahay-bahay para mag-enumerate at mag-assess sa kanila. Dala-dala yung silang form or formats, no, para interviewin yung mga nasa survey, para interview sila. Para siyang survey, pero hindi namin kasi tinatawag siyang survey, kundi assessment. Assessment ang tawag, ang term. Kasi ang dala nila is household assessment form para malaman kung ano ang level of well-being nila or ang talagang actual nila na sitwasyon. Kasi nga kasamang buong, iba yung ginagamit na tool ng DSWD para malaman kung ano ang iyong sitwasyon. Kasi noon, malaman mo yung kalagayan ng isang tao sa pagtatanong ng kanyang sahod. Mm-hmm. So, or sahod o yung kinikita niya buwan-buwan. Income. Kung sabihin niya lang 4,000, for example, ang mga kinikita niya. So, masasabi na ba natin poor siya or what? Mm-hmm. Pero ngayon, parang kasama na yung kasama na yung bahay, yung paggawa ng bahay or alakat ba or sinentado ba, concrete or ilang senior citizen ang nandyan sa bahay, or may PWD ba dyan, meron bang abroad dyan, meron bang may appliances ba dyan. So, lahat-lahat na nakikita, ang toilet, open pit ba or talagang toilet bowl na yung ginagamit. So, malalaman lahat ng data and then may corresponding point siya. Malalaman doon sa through proxy means test kung ano yung tunay na kalagayan. And then, after that, i-encode yan sa computer at malalaman kung sino yung poorest of the poor among them all. Pero hindi ibig sabihin na na-interview siya, ay kaagad na siya maging member ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. This is just the database, which is also the reference for getting the names kung sino ang pwedeng pasok doon sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, for example, or kung sino doon ang pasok sa Social Pension Program. Kaya sana ay magpa-assess po at mag-participate. At saka mas magandang gawin nito talaga, Sir Dennis, yung actual talaga na assessment
sa mga households, hindi na magtanong lang sa kapitbahay o di kaya magtanong sa barangay official. Mamaya, yung kasi napapansin natin, marami mga beneficiary ho talaga na may limang abroad na sa Amerika, mga professionals, di ba, Sir Dance? Pero nalinis na ba yung ganong issue? That is why maari po nilang i-report sa DSWD or sa local na pamalan or sa barangay captain mismo. Okay. So, kung sino yung mga enumerators na nagtatanong-tanong lang kahit bahay, kundi dapat talaga binibisita nila yan. Oo, lalo na sa mga remote areas, puntahan talaga. Actually, that is supposed to be their role and we expect that na tani matigayon. Pero balaan mo ang mga kasamang buong, you have to understand itong mga enumerators, mga tao lang din ito, no, na kung kunyari may mag-aw-aw na mga aso, it's not kung nandun sa mga bukid na talaga na kung syempre yun nga, ang suporta pa rin ng lokal na pamaraan tulad ng barangay officials, mga purok leaders, will also help our enumerators na para maging matagumpay yung pag-conduct ng assessment. Alright. With your time, Sir Dennis Domingo, sir, maraming thank you. Maraming salamat talaga po.